So, magandang araw sa inyo mga kaya. Magandang araw, magandang gabi. Ano? Kakain muna tayo. Break tayo ngayon mula sa trabaho. Ano? Nagugas na ako ng kamay. Ha? Bihira. Papakita ko sa inyo, kinain ko sa inyo. Makakainin ko sa inyo mga kaya. Kita nyo yan, no? Brown rice. Nako. Tsaka ito pa yun, dalawang araw na to. Eh. Tapos syempre yung ating, nako po, paksiw. Winter, spring, summer, or fall. Tuloy ang buhay sa Canada. Meron tayong papaya, may tinapay tayo, meron tayong avocado, meron tayong saging, at meron tayong sparkling. Yan. Meron tayong basher. Basher, nandyan lang, nagkalat yan, marami yan. Hindi nyo ba alam, ang pinakamaraming basher ko nandito sa trabaho? Ang bihira, no? So, kain tayo muna mga kainis. So, pinakamasarap dito yun, ano yun? Itong paksiw. Paksiw mga kainis, no? Talagang ginaganahan ako. Tapos kahapon, nagbaon ako. Paksiw din yung baon ko kahapon. Tapos, kasi ito lang lagayan. Tumagas, mga kainas. Oh. Yung bag ko, naku, amoy paksiw. Amoy mo, Bin? Natapon? Natapon. Nagkaroon ng leak yung paksiw ko. Tumulo yung sabaw, mga kainas. Oh. Yangya ako rito kahapon, nangangamoy. Eh wala akong magagawa kundi kumain. 3-2. 3-9. Ito yung pinakamasarap dito mga kainis, yung ulo. Yung talagang sinisipsip mo yung ulo, no? Ayun, no? Nakpo, Panginoon, napakasarap. Tapos eh, nalala ko dati nung bata kami. Ulam lang namin lagi isda. Kasi lang kaya ng nanay at tatay ko eh. Although may trabaho naman yung nanay ko tsaka yung tatay ko, kaya lang hindi talaga sapat yung budget kasi yung tatay ko mangiinom eh. Yung sweldo niya, halimbawa 100 pesos yung sweldo niya sa isang buwan, halimbawa lang yung 50 pesos doon, 50% napupunta sa alak. Eh kulang, eh syempre nanay, tapos nanay ko teacher, eh magkano lang ang sweldo ng teacher ng araw, di ba? Ordinaryong teacher, magkano lang sweldo? Ewan ko lang ngayon kung malaki na sweldo. Tapos yung ano ng ulo ng ano, no? Yan, ang makakainis, no? Naku po, Panginoon, ano? Napakasarap, no? Tapos to. Sarap. Tapos sili. Daganahan ka talagang kumain niya. Halika, samahan mo ko dito. Dito ka sa tabi ko. Baka sumigat ka lang. Shoutout kay Junel. Tropa natin. Buti daw, gusto mo? Ganang gusto ko. Mapakita natin yung mahirap na baon. Saka yun, ma'am. Naku, napakasarap. Kakamain ko na ito. Sige, kuha. Thank you, ha. Naku. Masarap. Sarap na. Thank you very much. Bango, ha. Embutido, mga kainis. Naku, sarap. Buti nung niyaya tayo. Doon nga pala, mga kainis, ano. Kaya nga pala, laging isda ang baon ko. Mga healthy foods na ako ngayon. Kasi nung mga nakarang previous years, eh may mga sakit na lumalabas sa atin. Kaya nag-change lifestyle tayo. Change lifestyle. Kasi mahirap magkasakit mga kainis. Oh. Especially pag nagkakaedad na, nako eh. Dapat nating isipin yung mga pagkain ipapasok natin sa ating katawan dahil mahirap nang magsisi sa bandang huli. Dati kasi eh, lakas kong uminom ng ano yan. Uminom ng alak, puro steak kinakain ko. Ngayon, ingat na, bawas na. Mahirap na. Ang hang ng sili ah. Junel, maraming salamat sa ano ah. Imbutido ah. Thank you. Sarap. Magkano bang order ng butido? 3.20 yata. Bigyan mo nga ako.
pa. Ha? Try natin. Hindi kita pagluluto, i-order kita. Ba't di mo pagluto? Sino ba gumagawa? Nakala ko, ikaw. Wala bang pre-taste? Sarap. Tapos naalala ko dati, mga kainag sa mga. Yung nanay ko kasi, mahilig sa mga isda yun. Kasi laking hirap din. Lumaki rin sa hirap. Kaya yung kinalakihan niya, nung kabataan niya, napamana sa amin. Mga pagkain. Minsan mga pagkain walang lasa. Magkakaroon lang ng lasa pag nilagyan ng asin. Pero okay din. Kasi alam niyo mga kainag, no? Malaking advantage talaga yung pagka lumaki ka sa hirap. Napakalaking advantage. Kasi alam mo na eh. Alam mo na eh, diba? Kaya ako, sa totoo lang, ano ako eh, cowboy ako eh, kahit saan ako mapunta. Maroon, ha? 25, at 3 piraso din pala. Sige. Kailan bayad? Sige. Pwede bang ano yan? I-deliver sa Warias dati. Sige, salamat. Bayan natin cash. Wala nang pattern yan, ha? Kasi... Kaibigang presyo yan. Sige, salamat. 25. Nagkakabatong lang yan sa mga mag-dumis. Salamat. Lala nga pag masarap. Sige. Thank you. Yan. Tsaka ako mga kainag, no? Marunong akong ano, kumbaga marunong akong mag-adjust kahit saan, sa pagkain yan. Tsaka sa pagkain hindi ako pihikan. Kasi nga sabi ko sa inyo, iba yung nakaranas ka talaga ng hirap, no? Nakaranas ka talaga ng mga kinakain mo eh, kakaiba. Kaya kahit saan ka mapunta, hindi ka mahirapan eh. Tapos naalala ko pa dati, oh. Naikwento ko na rin sa vlog ko dati. Pag walang-wala talaga kaming pera. Walang-wala talaga pera ni nanay tsaka tatay ko. Tapos ang haba na ng listahan sa tindahan. Nakapag-ulam kami dati nung ano, yung suka. Suka na hinaluan ng bagoong, yung bagoong na binurong isda, alam niyo yun? Yun, tapos kamatis, tapos ano, sibuyas, tapos may pinitpit na bawang. Yun lang ang ulam namin, mga kainis. Tatandaan ko yun, mga 1980s yun. Tatlo pa lang kami nun eh. Hindi pa pinapanganak yung bunso si Mr. Engineer. Spicy or regular? Isang spicy, dalawang regular. So, kain sir. Yun ang mga kainag. No? Kaya, malaking tulong sa akin yun nung nangangarap pa lang tayo sa buhay natin. Malaking tulong. Nalaman ko agad yung kahalagahan ng buhay. Ibig sabihin na, nalaman ko agad yung kahalagahan ng pera. Naano ko nalaman ko agad. Kaya, especially nung nahiwalay ako sa magulang ko. Way back into 1990s. 15 years old pa lang ako noon, 16 years old. Doon ko nalaman lahat-lahat. Doon ko nalaman yung hirap ng buhay. Doon ko nalaman, mga kainag. Grabe. Kaya sabi ko nun, pag ako nakapagtapos ng pag-aaral, sinwerte, hindi ko sasayangin yung swerte na yun. Sinabi ko talaga sa sarili ko yun. Bawat perang pumapasok sa akin, pahahalagahan ko. Bawat mga gamit, bagay na bibilihin ko, sisiguraduhin kong kailangan ko talagang bilhin. Kasi nga naranasan ko yung hirap eh. Naranasan ko yung wala sa poder ng mga magulang. Mahirap, mga kainag.
Especially pag wala kang pera, hirap. Martes. Kaya nagtrabaho ako nun sa ano. Nagtrabaho ako nun sa ano, sa McDonald's. United Nations, McDonald's diyan sa May Kalaw, United Nations. Nag-aaral ako dati sa Adamson. Kaya nagpapasalamat pa rin ako kahit papaano. Naranasan ko yung hirap talaga sa buhay, especially estudyante ka. Sa Maynila, maklase. Pero yun ang susi ng ano, susi ng isa sa mga susi ng tagumpay. Yo, yabang no. Nga pala mga kanil ko, baka napapansin nyo yung suit kong jacket, madumi. Ganyan talaga dito sa Canada. Sabi nila. merong kumukontra dito, merong... Tumayin ka dyan. Kaya, alam mo nga, 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 alam mo hindi nyo ba alam mga kailangan no? Dito sa Canada, pag madumi ang suot mo, ibig sabihin, malaki daw ang sweldo mo. Yun. Kaya dito, karamihan, proud yung mga tao dito pagka madumi ang damit. Kaya mapapansin nyo, yung mga bumibili sa restaurant, nanggigitata minsan, proud na proud sila. Kasi nga, alam dito, kapag yung nanggigitata ka sa dumi, yung damit mo, malaki sweldo mo. Ibig sabihin nyo, malaki sweldo ko. Hop! Wala ko kontra. Sana. Yo. Sana all daw. Sap. Kita niyo na 'yung ano. Isda natin mga kaibigan. Sunod diyan papaya. Ano, papaya, avocado, ito tinapay ito na may ano. Apple pie pala 'yan. Saka saging. Ayan. Ha? Papaya. Nilagyan ko muna ng ano, hindi ko pa tinatanggal 'yung takip. Kasi baka makingi ka eh. Baka makain yun? Oh, ang bihira. Hindi ba makain yung bata ka? Hindi nga ba? Bakit ayaw mo? Ayaw. Ano ba? Kung kasama natin mukhang hindi lumaki sa hirap to ah. Mukhang lumaki sa yaman to ah. Tsaka dati nung kabataan namin. Yung papaya. Papaya ng kapitbahay, di ba? Dinudugas namin yun, nung kabataan na mga bayabas. Di siyempre pinagdadaanan ng mga kabataan yan, mga kainag saan. Sarap. Ngalain yun, yung sa imadak mo, ang bira. Tapos saging naman. Hindi mo sinama sa vlog. Sabi nga. Ba't ba? Dapat, hindi ako makapag-vlog-vlog dito ha. Ang daming sumisingit. Puro patira sa akin ha. Sabi sa akin oh. Sunod, avocado mga kayo. Ano? Avocado. Tsaka to. Yan. Bira. Ngayon. Ayos oh, sarap nito, popcorn. Libre pa talaga oh. Kaya alam, mukhang maalat yan eh. Mukhang maalat yan, Carlson ano? Ha? Mukhang maalat ano? Siyempre. Bawal sa akin yan. Pwede sa yun ito. Hindi, ayoko. Yan oh. Sarap yan. Oh. Panginoon, panalo na naman. Siyempre. Pinagluto talaga ito. Para sir talaga ito eh. Oh. Uy, sarap. Alat nung ano? Alat nung popcorn? Lagi mo ba lang ng asinyan? Hindi. Alat eh. Natural flavor yan. Tingnan natin to. So, ha? Hindi, yan. Pagkakain mo, bigla mong inuman ng tubig, hindi mo malalaman. Hindi mo malalasaan yung alat. Oh. May katabi tayo ngayon. May kaharap na tayo ngayon. Hindi ko napapakita yung mga mukha nila kasi baka mamaya may pinagtataguan sila mga utang eh. Mahirap na. Bila mo inuman ng tubig. Ma-expose. Tapos kape. Alat? Ano yung butter? Oh, butter? So yung kinain natin kanina mga kanasulaan, naubos na. Yan oh. Yan yung avocado. Wala na, ubos na. Ganda ng ano doon, ang palubog ng araw mga kainis. Ano?
Ano nga pa lang ano, alas 10 mga kainags ng gabi. Ayan, no. Liwanag pa, no? Oh my God. Ganda ng panahon natin, tingnan nyo. Walang hangin ngayon, yung kasi yung flag natin nakababa, no, hindi umugaway, way, way. Ayan. Ganda, no? Oh? Beautiful. Ganda ng ulap natin, ng kalangitan natin, ang ganda, oh. Bira, no? Yan, yun. Yan yung mahangin. Yung nasa harapan nyo, yun. Yan nagsasalita, yan ang mahangin. Ang bira. Pero hindi, hindi. Ano ngayon mga kanisa? Wow. Warm na. Warm ng panahon natin ngayon. Ng weather natin ngayon. Tapos sa mga previous days, tiningnan ko sa forecast. Nako, taas na ng araw mga kanisa. So, nakalabas na lagi si Haring Araw. Huwag sanang mausog. Huwag sanang mabati. Yan, nako. Kaya iniiwasan ko rin kumanta minsan, mahirap na at baka pumangit na naman yung panahon natin, ano? Amira. Yan, nako, Panginoon. Napakasarap mga kainags yung uwian na talaga. Tapos yung uuwi ka, ganito pa makikita mo, maliwanag pa, 'di ba? Napakaliwanag pa ng panahon, napakaliwanag pa ng daan. Nakikita pa natin yung nilalakaran natin. Nako, na Panginoon. Parang mapapasayaw ka sa sarap at mapapakanta ka sa sarap. Sa ganda ng mga makikita natin tanawin. Ay, nako Panginoon. Ano? Alam nyo mga kainags, ano? Ganito talaga siguro pagka nagkakaedad na. Ano? Pag nadadagdagan ang edad natin, parang nako eh, nakakaramdam na tayo ng pagod. Grabe. Dati, 10 years o 12 years ago, malakas pa, no? Talagang ano pa eh. Talagang kayang-kaya pa yung mga 10 hours eh, no? 10 hours, 11 hours, 12 hours, kahit 15 hours eh. Ngayon, mga kainis, siguro. Talagang ganun, ano? Pagka nagkakaedad na. Ako, nararamdaman ko na rin yung pagod, mga kainis, ano? Mabuti na nga lang eh. Kahit papaano eh. Ako eh, habang nagkakaedad na ako, mga kainis, eh. Nakapagbawas-bawas na tayo ng oras sa trabaho. Kumbaga, dun sa mga hindi nakakalam, no, 32 hours na lang ako nagtatrabaho. Ngayon, kumbaga, parang syempre, eh, health is wealth. Tsaka syempre, mga kainags, eh, pag nagkakaedad talaga, mararamdaman mo talaga. Eh. Ako, aminado ako, ramdam ko na yung agad yung pagod. Ano? Parang yung 8 oras na buhat ka ng buhat. O sabihin natin, menos sa 30 minutes, 35 minutes kasi break time. Pag naka-break ka, syempre, eh, hindi ka naman nagtatrabaho, ano. Ah, pero ano, ramdam na. Ganun talaga, no. Pero masaya naman dito sa trabaho namin kasi siyempre masaya tayo sa mga kasama natin. Yan. Ang hindi ko lang alam kung masaya sila sa akin pagkasama nila ako. Amira naman. Yan. Ah, so siyempre nagpapasaya lang sa atin mga kasama natin, di ba? Kahit na mabigat yung trabaho natin. Ay, nako. Pero yun, nakakaramdam na talaga ako makakainag sa no. Nakaramdam tayo. Siyempre yung edad natin eh, malapit-lapit na tayo sa dapit-dapit hapon. Yan, di ba? Mga dapit hapon. Kumbaga eh. Pero hindi naman tayo nagsisisi dahil nung kabataan pa natin eh, nagawa naman natin yung gusto natin. Yan. Kumbaga, hindi natin sinayang yung magandang pagkakataon, magandang panahon. Di ba? Kaya ngayong nararamdaman na natin yung yung bulong ng katawan, no? Bumubulong na yung katawan natin, mga kainags. So, ibig sabihin, bumubulong eh, nakakaramdam na, nararamdaman na natin yung pagod, panghihina, yan, yung mga sakit-sakit. Ganon talaga. At nako, hindi na tayo bumabata, syempre. So, ano muna ako, mga kainags, uwi muna ako ng bahay, ano? Kasi gusto ko umupo. Gusto ko muna umupo, humilata, magpahinga. Dahil napagod ang aking likod, balakang, balikat sa ating trabaho ngayon. Ito mga kainags, oh. May donut tayo nakita sa fridge. Ayan, paborito ko to eh. Ayan ah. Sarap.